Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSSO, most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya namatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PSSO. Yung nakita po niyong pick-up kanina na sinakyan ni General Barayuga was given by Colonel Ruyina Garma to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil lalong walang rutinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up si General Barayuga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. Colonel Ruyina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng tatlong Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel at kay General Barayuga, walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo based on the testimony of our two resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. I would like to direct my questions to the new resource persons. I'll go direct to the point, Mr. Chair. Meron po kayong sinumite dito sa komitiba na sinumpang salaysay na tatlong pahina po, Colonel Mendoza, apat pala na pahina. Papakita ko po itong lagda. Ito po ba ay lagda ninyo sa sinumpang salaysay? Opo, Your Honor. Itong sinumpang salaysay mo, Colonel Mendoza, pinatututuhanan mo ba ang lahat ng nakasaad dito? Opo, Your Honor. Wala namang nag-udyok sa'yo, pumilit sa'yo na magbigay ng sinumpaang salaysay sa komitibang ito? Mr. Chairman? Wala po, Your Honor. Can you play the video, please, before you interpolate, Mr. Chairman? Mr. Chair, yung nakita po ninyong may video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang
si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya ikikwento ko po sa inyo or i-establish po natin pero base sa salaysay niya para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2 noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Cascolan, sir. So na-assign ka sa kanya? Sa opo, at lahat po ng RDEO Chief before may contact po sa kanya. So kilala mong personal itong si Colonel Leonardo? Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro saan dito si Colonel Police Colonel Gilberto Leonardo? Opo. Pwede katabi mo ituro? Po ni Sir Patay. Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Nung tumawag sa iyo si Colonel Leonardo noong October 2019, anong sinabi sa iyo? Ayun nga po, sabi niya may pakiusap siya kung pwede tulungan ko raw siya sa isang project na to kasi high value target daw po. Ang pero sinabi niya sa iyo, nagpapatulong siya para sa isang malaking operasyon sa isang high value target. Opo. Sa pagkakaintindi mo, nung sinabi siya iyo na pinakiusapan ka, ano ba ang ibig sabihin ng operasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, that was a time of war on drugs. So, it's a liquidation po. Colonel Mendoza, in police parlance, pag sinabing operation, ibig sabihin meron siyang ipapapatay. Ganun po ba? Ang pagkakaintindi mo nung sinabi sa iyo na may operation siyang hinihiling sa iyo? Opo. Ngayon, dito sa pangatlong paragraph, hindi ka kaagad nag-oo sa kanyang hiling na gawin yung operasyon. Bakit nag-alanganin ka? Sir, wala na po ako sa RDEO kasi noon, sir. So, hindi ko muna sumagot kay Colonel Leonardo na opo, gagawin sir mo. Pero noong Pebrero 2020, tumawag na naman si Colonel Leonardo sa iyo at nagbigay na ng karagdagang detalye. Anong detalye yun? Sir, nilagay po nila sa listahan si Sir Wesley Barayuga po. So, in short, Colonel Mendoza, sinasabi ni Colonel Leonardo na yung target ng operation ay walang iba si Attorney Wesley Barayuga. Opo. At nagbigay po sila ng synopsis tungkol sa activity ni Sir Wesley Barayuga daw sa Pero that is very clear, Mr. Chair, na fabricated yon para maniwala ka. Kilala mo ba yung Wesley Barayuga? Anong time na yun po? Hindi pa po. Nung February 2020 po. Hindi ko siya, naririnig ko siya sa ano, sir, kasi secretary siya ng ano, sir, ng PCSO, sir. Mr. Chair, yung binabanggit po ni Colonel Mendoza na sa pag-uutos
ni Colonel Leonardo, si Attorney Wesley Barayuga po, for the information of everyone, is a retired police general, PMA Matikas Class 83. He was the corporate board secretary of PCSO. He assumed his position on January 24, 2018 until his death on July 30, 2020. Nagpag-abot po sila ni Colonel Garma. Si Colonel Garma naman po ay July 15, 2019 na italaga sa PCSO hanggang June of 2022. Balikan po natin yung sinampang salaysay mo. Matapos ma-identify ni Colonel Leonardo na ang target ay si Wesley Barayuga, sinabi mo sa kanya na gagawa, tinanggap mo na yung assignment, hindi ba? Nung pagtawag sa iyo, tinanggap mo na yung assignment. Opo. Na operitan, papatayin si Attorney Barayuga. Ngayon, anong sinagot mo sa kanya? Hindi ba sinabi mo sa kanya? Yes, sir na lang po. Oh, hindi ba sinabi mo sa kanya na, "Sir, magsa-surveillance ako, i-verify ko muna kung sino yung target." Hindi po ba? Ah, opo. Okay. Kasi nga po, government... Dahil hindi mo kilala yung Wesley Barayuga. Opo. Kaya sinabi mo kay Colonel Leonardo, "Colonel, gagawa ko ng sarili kong investigasyon." Pero ang sagot sa iyo ni Colonel Leonardo, ang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-verify o mag-imbestiga dahil bibigyan ka na lang ng profile at saka mga information ni Colonel ni General Manager Garma dahil siya ang nag-utos na ipapatay si Colonel si General Barayuga. Hindi po ba? Opo. Okay. Dito tayo sa paragraph 8. So inutusan ka na ni Colonel Leonardo na patayin si Wesley Barayuga. Tinanggap mo na yung assignment. At nung tanggapin mong sa assignment, sinabihan ka na ni Colonel Leonardo na maghanda ka na para sa ating proyekto. Anong ginawa mong paghahanda? Sir, nag-recruit po ako ng angkop na tao para po sa trabahong inaatas niya sa akin, sir, para ma-comply ko po sa kanya. In short, Mr. Chair, si Colonel Mendoza naghanap na ng tao na gagawa nung pagpatay, pagpaslang kay General Barayuga. Hindi ba, Colonel Mendoza? Yes, Your Honor. At sino pong nahanap mo na makakatulong na gawin yung pagpaslang kay General Barayuga? Your Honor, ang nakita ko po eh, si Nelson Mariano po. Ipakituro nga dito, Mr. Chair, Colonel Mendoza, sino si Nelson Mariano? Ayang katabi mo. Ito po anong, si Nelson Mariano. Anong sinabi mo kay Nelson Mariano? Ang sabi ko sa kanya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siya ang papatay kay General Barayuga. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Bakit mo kilala itong si Nelson Mariano? Isa ko po siyang informant nung dati po sa regional, nung nasa RDEO pa po ako ng NCRPO. Bakit Colonel Mendoza siya ang napili mong na maghanap ng hitman? Kasi po, sa pagkakalam ko, siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala na mga guns for hire, hindi po opo, ba? Opo. Ito ay nangyari nung lahat ng ito, yung pagpaplano, pag-contact ka Nelson Mariano ay nangyari bago dumating ang COVID pandemic, hindi po ba? Opo. So ang nangyari, hindi natuloy yung proyekto. Hindi natuloy yung operation, nagantay kayo ng ilang buwan. Opo, Your Honor. Kasi nag-lockdown na nung pandemic, hindi po ba? Opo. Okay. Dito sa sinumpang salasay mo, sa
paragraph 9. Dahil lumipas na nga ang ilang buwan, hindi pa na-implement yung plano na patayin si General Barrioga, tumawag na naman po uli sa iyo si Colonel Leonardo at nakipag-ugnayan sa iyo. Hindi po ba? Tama po. At pagkatapos noon, tinawagan ka noong June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Opo. Pangalawang tawag niya, February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor. Ngayon, nung na-contact mo na si Colonel Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun, tapos nag-relay siya na may talks na magkikipag-coordinate nga daw sa amin na yun na makikipag-coordinate niya sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong talks na ito? Si talks daw po bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko, ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako nagkakamali, itong talks ay yung talks na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, itao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali, sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kay Nelson Mariano po, kasi siya po yung... So, nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo, si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano, nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Pagandang hapon po, Your Honor. Oo. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, at oras ng paglabas ni General Barrioga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barrioga. Ang nagbigay po si Tox. Si Tox na ang nagbigay. Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Luloy? Opo. Ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa'yo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Luloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Luloy, na yun ang papatay kay Colonel kay General Barrioga ay manggagaling kay Colonel Garma. Yung po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza, sinabihan siya na may operation, and then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano, and then itong si Nelson Mariano, kinontak na pa naman yung Luloy na hitman, at saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barrioga
kung saan nakita po natin sa video, dalawang beses na po pinalabas. Pagkatapos ng insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo? Tumawag po sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po bang sinasabi nyo? Opo, Your Honor. So, sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox po. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200, binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa. Itong si Tox, kung makikita ninyo, ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of this Tox, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nag-contact kay Nelson Mariano, nagbigay ng order na patayin si General Barayuga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. And that is why I would like to recommend to this committee in the committee report that we should file the necessary cases against those perpetrators when they cannot let justice not be served to the victims. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair.